Isang mapagpalang araw pong muli mga ka-curious breeder. Ayan, welcome back po. Medyo matagal-tagal bago nasundan yung aking video. Pasensya na po, busy po ako sa pagpapagawa ng bahay sa Antipolo. Kaya nakalimutan ko. O hindi naman nakalimutan. Wala lang talagang oras para mag-video. Ayan, napapakain po ako ngayon ng egg food. Yan, medyo matagal kasi na bago nasundan na bigyan ko sila ng egg food. Kailangan po nila yan kasi nagbugahan na po sila. Ayan, silipin po natin. Teka, medyo yan, itong aking Dekino at ang kapares niya ay Lutino. Opa, yan. Ito po sila. Nagbuga ng yan, puro puti. Ayan pong dilaw palid yan. Pinaposter ko. Ayan yung isa. Asa na yun? Ayan. Puro puti. Ayan, red. Ayan. Albino at saka white bull. So, ibig sabihin, split sa blue yung dalawang breeder ko na yan, no? Ang problema ko ngayon dyan, hindi ko na malaman, hindi ko makita yung mga traits ng opaline. May nagsabi, kapag opaline, kapag inilawan daw, try natin. Makikita daw yung markings. Pero mahirap po eh. Ito, lalo na pinalbo ng breeder. Hindi ko alam kung yung hen o cock ang tumitira niyan. Hindi ko makita yung ano dyan. Yung scallop. Kasi puti yan eh. Maliban na lang kung talagang malinaw yung mata mo o titingnan mo maigi. Sabi kasi nila, kapag inilawan mo yan o pinicturan, kapag albino opaline, di ba ang normal na albino kapag inilawan mo, atensya na, muling nag-ingay uli mga alaga ko, baka may magreklamo na naman sa mga manonood, atensya na po, hindi ko po maiwasan eh. Ayan, tuloy ko lang yung aking sinasabi. Ang sabi nila, kapag albino opaline, pure white daw. Ayan. Kasi pag albino, mayroong bluish kapag inilawan mo. Bluish yung, mayroon pa tayong unting makikitang bluish, which is yung ano yun, melanin. Ayan. Ewan ko, pansinin nyo na lang, medyo malabo yung mata ko. Bluish daw. So, ang aking pinupunto, mahirap po yan. Mahirap makita. Una-una, hindi mo makita yung sa buntot. Usually, yun yung tinitingnan natin kapag opaline, di ba? Bukod dun sa ulo, tsaka sa mga sa body, yung markings ng yung sa pakpak. Yung markings ng o yung scallop ng opaline. Ito naman, nagbugahan na yung aking back-to-back split bronze follow. Walang nag-visual. Yeah. Dominant pied yung isa. Mga blue sila. O turquoise. Wala po kasing true blue sa arch one eh. Yan. Dominant pied at saka mga blue. May pagka-dark ibig sabihin ay kargado ng light factor yung parents. So, possible split bronze palo sila. So, kung napanood nyo yung aking vlog na the disadvantage of back-to-back split of breeding back-to-back split, ayan po ang list. Hindi ko po malaman sa mga anak kung alin sa kanila ang kinargahan ng bronze palo. Kailangan pa i-test breed. Ayan po ang disadvantage.
Kung hindi pa hindi niyo pa po napapanood 'yon, maaari pong panoorin niyo kung interesado po kayo. At dito, ito, natawa ako rito. Pina-poster ko. Galing 'yan dito sa breeder ko na ano na nangangain ng itlog. Itong tail palo tsaka split tail palo. Buti nga, ito hinayaan ko lang. Aka second clutch na to, binubutas niya yung ano itlog. Yung ginawa ko, nilagyan ko ng bato. At mukhang umubra naman. Meron dalawa kasi nga hindi ko na mamantayan, hindi ko ma-monitor dahil busy ako. Meron niyang itlog dalawa, sinindang ko hindi naman niya binutas. Ayan, nagilimlim eh. Pero usually, wala siyang sablay. Kada unang labas ng unang itlog, hanggang dalawang itlog, nagingay na naman. Binubutas niya. Ayan, binubutas niya yan. Kaya pinaposter ko. Pero nagtaka ako, akala ko kasi, dahil nga pinaposter ko dito, akala ko visual na yung red eye, visual, pale palo. Kasi sinamahan ko din ng yung egg nito. Itong orange face at saka marbled. Sama-sama ko rito. Hindi ko na na-monitor. Yun nga pala, no, mga ka-curious breeder, kapag magpa-poster kayo, magpapa-poster kayo, kailangan monitor nyo, tandaan nyo. Wala sana problema kung ito lang, itong alt one lang. Kaso meron kasi siyang kasabay na isang orange face din. Siniwalay ko na, nilagay ko muna sa flight. Di ko na ngayon malaman kung sino yung parents niya. Ito po yung sinasabi ko, pakita ko lang. Ayan, dali natin dito. Ito, nagulat ko. Pagtingin ko ngayon, kita ko, opa na to eh. Ayan o, sa buntot to. Ino. Baka ino, opa lang pa to eh. Ayan o, alt one yan eh. Kita mo naman, bata pala, may kita mo na. Ayan. Eye ring. Walang yung puti kagaya nito. Unlike dito, oh. Ayan, kitang-kita mo. So, ito ay sure split pale palo na to. Anak ito ng visual pale palo saka split. Baka nga mag-far blue pa. Ay, hindi. Green to. Baka natin. So, ibig sabihin, yung parents nito ay yung kak kasi dito ay yung bio marbled, yun yung kak. So, ibig sabihin ay split sa ino siya. So, sa ino po, kung natatandaan nyo, ay sex link ang adds one ay sex link kapag ino. O ang ino ay sex link kapag nasa alt 1 at kapag sa i-ring ay recessive siya. So ayan, iyan yung sinasabi ko. Kapag meron ka ng idea sa mode of inheritance, hindi ka na mahihirapan. Lalo na kapag sa opaline, sex link. Maliban lang siyempre kung ang parisan mo ay back to back ino o kaya split at visual ino, siyempre kailangan mong ipaano DNA dahil hindi mo malalaman kung alin sa kanila yung kung ano ang gender ng nag-visual na anak. Kasi parehong parents ay mayroong karga o mayroong
dugong ino. Yung isa ay visual at yung isa ay split. So kung split lang, kung split at normal lang, at no, kaya ay visual kak, tapos normal hen, yan, alam natin agad na kapag nag visual, kapag mayroong visual sa anak ay sex link hen agad. At itong aking budgie, yan, sabi ko sa nung unang sa mga vlog ko, hindi ko muna ito i-breed, pero naisip ko kasi sayang yung panahon, o kaya baka mamatay, hindi ko man lang makuha na ng linyada. Medyo mahal din yung kuha ko rito sa kilalang breeder. Mention ko na, no? Kasi Rudy Kayanan kung nakukuha ito. Kaya medyo maganda rin yung presyo niyan. Yung kaparis niya ay ano pala to? Medugoring PS1. Ayan, nagbuga na sila. Ayan, no? Yellow paste. Nagbuga na. Sana maganda ang maging itsura ng anak. Actually, inaaral ko pa itong ano, itong budgie. Medyo madugo ang breeding yan. Hindi yan kagaya ng mga alaga natin na eyeing. Eyeing kasi kung ano yung mutation, yun na yun kapag nakapagpalabas ka. Dito kasi sa budgie, kailangan na nag-upgrade ka palagi dyan, no? May ibang ginagawa dyan base sa mga pagtatanong-tanong ko at sa kakapanood ko ng mga vlog. Inbreeding ang maganda dyan. Ibabalik mo sa parents. Pipili ka ng maganda ang tsura, yung mga traits na gusto mo, babalik mo doon sa mga parents. Mga ilang salin din yan. Ngayon, kapag nagka-problema, kakaroon na ng problema sa breeding mo, ayun, that's the time na kailangan mo nang mag-cross, no? Magkocross ka na ng ibang lahi. Siyempre, yung cross mo, yung maganda rin, yung merong magandang traits na wala sa linyada mo. Teka na, talagang maingay eh. Hindi ko alam kasi kung paanong alisin yung ingay kapag ako nag-e-edit. So, yung mga 7 months, 8 months. Opa, split. Ino. At mga opa line. Opa yuwing. Split pale palo. Ito yung isa sa anak nung albino tsaka blue na pipe. Ayan. Barb, ano siya, crinino. Saka yung ibang kapatid niyan ay mga barb blue. Ayan. Blue dexino. Split opa. Ayan, dyan lang sila. Ilipad-lipad lang. Hayaan ko lang muna silang lumulang. Minsan, nakakasama ng loob yung ibang nag-i-inquire. Gusto mong bilhin ng 500. Pwede naman, kung talagang wala na akong pambiling patuka. Pero syempre, hindi ko ibibigay yung mga materials ko. Bibigay ko lang sa inyo. 500 lang yung budget nyo kung ano yung katumbas ng 500 nyo. Maliban na lang kung mabola nyo ako. Meron kasi iba magaling magsalita eh, magaling mambola. Dumaan din naman tayo sa pagka newbie, no? Minsan baka may nakakapanood ng mga dati kong
mabibilan. Nasabihin eh, isa ka rin namang barat eh. Normal lang naman yung tumawad, pero hindi naman ako tumatawad ng mga sagad-sagad na kagaya ngayon, no? Yan, normal po yan, kahit naman saan eh. Bumili ka sa palengke. Yan, maliban na lang kapag sa mga mall ka bumili. Fixed price na yan, hindi ka makakatawad yan. Palengke, kung suki mo naman ah, o kung madalas kang bumibili, ayan, maaari kang makakuha ng malaking discount. Pero kung first time ka palang kukuha, huwag naman eh, sagad-sagad agad na kung tumawad. Ayan, parang nakakainsulto naman oh, na tuturingan mo yung ibo na alam mo namang hindi pangkaraniwan. Ibig ko sabihin eh opaline split tail follow oh, tapos tatawaran mo ng 500, talagang sasama nga naman yung loob ng mga kapwa mag-ibo natin oh. Yun ah, nasabi ko lang yung aking saloobin sa mga nababasa kong post sa FB. Usually hindi talaga ako dati nag-comment ako, pero naisip ko sayang yung oras ko no, kapag balitaktakan pa dyan sa mga comment na yan, kapag pagalingan pa. Siya nga pala no, yung mga nagtatanong sa akin, yung nagme-message patungkol doon sa pag-ID ng ibon, pasensya na no, kasi ilang beses na ako nadadali. Merong kasing nagpapa-ID eh, yung pala eh binili niya sa iba, hindi niya pa sariling panak. At tapos magbabase ako doon sa sinasabi niya, eh yung pala eh hindi niya sinasabi yung totoong karga ng parents. No? Papakita niya yung picture ng parents. Tapos nag-anak ng ganito, eh hindi, wala naman akong time na busisiin pa yung pinapa-ID niya eh. Dapat kapag magpapa-ID kayo, eh siguraduhin nyo na alam nyo yung karga ng parents. At saka kung magpapa-ID kayo, halimbawa binili nyo yung ibon, tapos eh yung sinabi kong ID ng ibon na binili nyo doon sa totoong may-ari, halimbawa magkaiba kami, huwag nyo nang sabihin na sir, mali naman yung ID mo sa sa nakuha ko sa'yo eh. Sabi ni sir Ed Milak o ni Sir Curious Breeder. Huwag nyo naman na i-mention pa o mas maganda, huwag nyo nang sabihin na mali yung ID niya. No? Respect na lang doon. Kasi kung yan, kung ilalagay nyo yung inyong sarili doon sa seller, diba sasama rin yung loob nyo. Kahit ako, diba? O, maari kasing wala ring idea o yung nagbenta eh ano, na-accord niya lang din yun. Tapos, ibinenta sa'yo. Siyempre, kung ano yung sinabi sa kanyang pagkakakilanlan ng ibon, eh yun din yung sasabihin sa'yo. So, iniiwasan ko na yan, no? Meron kasing nagpapa-ID, sinusubukan ako. Minsan, meron pa nagtatanong kung ano yung magiging anak. Eh, yung pala, nag-anak na sa kanya pag sinabi kong ganito magiging anak. Tapos, hindi pala yun yung mga inaanak kasi nga nag-anak na sa kanya. Babalikan ako. Eh, malay ko ba? Sabi ko nga, hindi mo naman sinasabi yung totoong karga ng ibon eh. So, pasensya na po doon sa mga nagpapa-ID. No? Actually, meron naman akong vlog doon sa genetic calculator, no? Gamitin nyo na lang yon para magkaroon kayo ng idea. So, willing naman akong magturo doon sa talagang gustong matuto. Ayoko yung nagtatanong kasi iba-ibang klase ng nagtatanong eh. Merong nagtatanong na talagang walang alam, merong nagtatanong na sinusubukan ka lang, merong nagtatanong na ang gusto lang eh makipagtalo. So,
maaari ay ayoko na munang mag-ID. Ayan, kaya pasensya na kung minsan hindi ko na, o kaya team mode lang ako. No, kung minsan ay ini-ignore ko na. Kasi yung minsan tanong nila, nandun na sa vlog ko eh. So, kaya ako nga ginawa yung vlog ko na yan eh, para talaga sa mga newbie, para ulit-ulitin. Ulit-ulitin. Kung meron man kayong hindi naintindihan, yun na lang ang itanong nyo. Huwag naman yung parang magsisimula tayo sa kumbaga sa level ng kung ikaw nag-aaral eh, yung talagang zero knowledge. Huwag naman ganun, dapat mag-research din po kayo kasi hindi lang naman po yan yung ating ginagawa. So napahaba na yung aking sinasabi. So hanggang dito na lang. At kung bago ka po sa aking YouTube channel, mangyari po na mag-subscribe ka, like mo, at share mo na rin. Muli uulitin ko, no? Pagpasensahan nyo na po kung maingay yung aking video. Kasi nga po, hindi ko alam kung paano aalisin o i-edit yung ingay. Kasi kasama na sa video ko yan habang ako nang sasalita eh. Hindi naman ako maalam sa mga gadget. So, hanggang dito na lang. God bless.